tatatlong linggo na kami dito ni nanay sa Amerika. At bukas ay flight ko naman pabalik ng Pilipinas. May nararamdaman akong pagkasabik sa aking pagbabalik. Dahil iba pa rin ang nasa Pilipinas ako. Dahil dito ako lumaki at nagkaisip. Napakalaki na ng pagbabago na nangyari sa aming buhay. Lahat ng bagay naaabot ko na. Kahit pang pinaka-imposible ay nakakamtan ko na. Sa isang kumpas lamang ng daliri ng aking ama. Tinuruan din nila kami ni nanay ng tamang etiquette. Sabi nga ng lolo at lola ko kung tutuusin ay hindi na kailangan dahil napalaki ako ng maayos ng aking ina. Ngunit kailangan ko ring matutunan kung paano makihalubilo sa mga mararangyang tao. At pati ang aking tindig at pananamit ay nabago na rin. Nag-e-empake ako ng aking mga gamit nang pumasok sa aking silid ang aking ama. Napangiti ako dito, kaya itinigil ko muna ang aking ginagawa at umupo ako ng tuwid. Anak, bakit yung mga lumang kasuotan mong iyong iniimpake? Nagtatakang ani ng aking ama habang tinititigan isa-isang mga damit at sapatos ko na nakalagay sa maleta. Tay, ayoko muna sanang malaman nilang estado ko sa buhay. Kaya kung maaari po sana ay hayaan niyo muna po ako sa aking mga ginagawa. Seryoso kong ani sa kanya na ikinatingin niya sa akin. Pero bakit anak, kailangan nilang makilala ang nag-iisang tagapagmana ng mga Henderson? Wika pa ng aking ama sa akin. Ngunit hindi na magbabago pa ang isip ko. Itay, gusto kong maghiganti sa mga taong nagpahirap sa akin at umalipusta sa akin ang laki ng kasalanan nila sa akin. At hindi ko yun basta na lamang makakalimutan. Pinaglaruan nila ako. Pinaglaruan nila ang damdamin ko. Tao ako, tay. Hindi ako isang bagay na kailangan nilang paglaruan at paikutin sa kanilang mga palad. Ang ginawa nila sa akin ay walang kapatawaran. Wika ko habang nagtatagis ang aking mga bagang sa galit. Anak, ang paghihigante hindi makabubuti para sa'yo. Alam kong masakit ang mga ginawa nila sa'yo. Pero sana anak ay magawa mo ring magpatawad. Tugon naman ang aking ama, ngunit umiling lamang ako. Ang ginawa nila sa akin ay walang kapatawaran. At paghandaan nilang pagbabalik ko dahil ipaparamdam ko sa kanilang lupit ng aking paghihigante. Hindi po makataong dinanas ko sa kanila, tay. Niyurakan nilang pagkatao ko. Pinaglaruan nilang damdamin ko. Minsan akong lumaban ngunit si nanay ang pinaghigantihan nila. Namuntikan na nitong ikamatay. Hindi ko sila mapapatawad, tatay. Nagkukuyom na kamao kong ani sa aking ama. Habang pinipilit kong huminahon ngunit hindi ko magawa. Dahil hindi maalis sa isip kong mga kawalang hiyaan nila sa akin. Nakararamdam ako ng sobrang galit sa tuwing maaalala kong ginawa nila sa akin. Sige na anak. Nauunawaan ko at huwag kang mag-alala dahil nandito lamang kami para sa'yo. Kapag kailangan mo ng tulong ay huwag kang mag-atubilin magsabi sa amin. Sambit pa ng aking ama na tinanguan ko na lamang. Anak, nandito si David. Boses ng aking ina na pumukaw sa malalim na pag-uusap namin ng aking ama. Sige po nay, lalabas na po ako. Tugon ko, tinapik naman ako ng aking ama sa aking balikat. Na ibig sabihin ay sige na, harapin ko na muna ang aking pinsan. Pagbukas ng elevator sa loob ng aming mansyon, ay nakangiting David ang agad na sumalubong sa akin. Balita ko, uuwi ka ng Pilipinas bukas. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Samantalang alam mo namang hindi ako humihiwalay sa'yo. Turan niya sa akin habang sinasalubong ako. Gusto mo bang sumama? Tanong ko naman sa kanya. Susunod na lang ako dahil hindi ako makakasabay sa'yo bukas. Next day pa ako makakasunod sa'yo dahil may importante akong meeting na dadaluhan bukas ng umaga. Litanya naman niya sa akin at umupo na kami sa mahabang sopa sa silid tanggapan. Sige, pero yung napag-usapan natin ha, hindi nila ako dapat makilala na isang mayamang Henderson. Sabi ko naman sa kanya na inulit pa niya. Pinsan, hindi ka basta mayaman lang. Ikaw ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat-lahat ng ari-arian ng mga Henderson. Nakangiting tura naman sa akin ang aking pinsan. Napabuntong hininga ako sa aking pinsan. Si David, isa sa pinsan ko. May kapatid siyang babae ngunit ampun lamang ito ng kanyang mga magulang. Dalagita na daw at nasa edad na 17 nang ampunin nila ito noong nakita nila itong pagala-gala sa kalye. Nakamuntikan ng masagasaan ang kanyang mga magulang. Noong nasa Pilipinas ang mga ito at nagbabakasyon, magkasundo naman sila. At si David ang taong hindi kaiinggitan ng kahit na sino. Maganda si Allison at mabait, kaya hindi sila nagkaroon ng problema ni David. 21 years old na ngayon si Allison.
At nakikitaan ko ito ng kakaibang kilos sa tuwing nakikita niya si David. Well, bakit natahimik ka na dyan, pinsan? Ani niya na nagpabalik sa akin sa realidad. Kaya natawa ko ng mahina. Yeah, sorry. May naisip lang akong bigla. Sambit ko naman sa kanya na ikinatawa na din niya. Sino yung babaeng ikinikwento ni tita sa amin na gumago sa'yo? Huwag ka mag-alala, bro. Tutulungan kitang gumanti sa kanila. Lalong-lalo na ang mga humamak sa yung pagkatao sa eskwelahang pag-aari mo pa. Tugon naman niya sa akin na ikinangiti ko. Kahit ako'y nagulat nang malaman ko na ang aking ama palang nagmamay-ari ng pinaka-expensive na eskwelahan sa buong Pilipinas. Ang DJH University. Kung saan ay nakaranas ako ng hindi makataong panghuhusga at pangyuyurak sa aking pagkatao. Salamat, pinsan. Nakangiti ko namang wika sa kanya at agad din niya akong inakbayan. Pahirapan natin ang mga gunggong na yon. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa harapan mo upang magmakaawa. Nakangisi niyang tura na tila ba may namumuong plano sa kanyang isipan. Lalong-lalo na ang Francis na sinasabi ni tita at ang mga alipores nito. Ipapakita at ipaparanas natin sa kanyang pagiging isang dukha. Hampas lupa at basura na tinatawag nila sa'yo. Sampu ng kanilang mga alipores. Tingnan ko lamang kung hindi nila kainin ang bugok na itlog na lagi nilang ibinabato sa'yo. Muli ay ani niyang ngising-ngisi na. Alam kong may binabalak ito. Maging ako man ay hindi ko palalagpasin ang mga ginawa nila sa akin. At yung babaeng nagpaibig sa'yo at sinaktan ka, ipapatikim mo sa kanyang matindi mong galit. Dagdag niya pang ani sa akin na ikinatuwa ko. Tama nga siya. Paghihigantihan ko ang mga taong tumapak sa akin pagkatao. Isa-isa silang magsisiluhod sa aking harapan upang humingi ng kapatawaran. Sa naiisip ko'y napangisi na rin ako na ikinatuwa naman ni David. Tama yan, pinsan. Wala pang Henderson na tinapakan ng kung sino-sino lamang. Turan niya pang muli sa akin na ikinatangu ko naman. Walang maidudulot na mabuti ang paghihigante, mga anak. Wika ng aking ina na nagpalingon sa amin sa aming likuran. Hindi agad kami nakakibo matapos naming marinig ang sinabi sa amin ni nanay. Narinig ko ang lahat, mga anak. Hayaan na ninyo mga taong umapi sa iyo. Huwag ka nang maghigante, anak. Dahil mali ito. Tugon ng aking ina, kaya hindi ko magawang tumingin sa kanya. Nay, yung pagkatanggal niyo sa trabaho at yung muntikan na kayong masagasaan na hindi po nagkataon lamang. Sinadya po yun at si Francis ang utak ng lahat. Tugon ko naman na hindi pa rin tumitingin sa aking ina. Ang ginawa nila sa akin at sa aking ina ay hindi simpleng kasalanan lamang. Kung hindi siya nahila ng kasamahan niya ay baka wala na sa akin ngayon ang aking ina. Alam ko, anak, dahil sinabi sa akin ng manager ng pinagtatrabahuhan ko dati na mag-ingat ako dahil may nakabangga kang demonyo. Sambit niya pa na nagpaangat ng aking ulo. Pero anak, Diyos na ang bahala sa kanila. Hayaan mo na sila at kalimutan mo na lamang ang mga nangyari. Ani niya pang muli na ikinailing ko ng aking ulo. Hindi simpleng kasalanan lamang ang nagawa sa akin ng mga taong yun. Hindi ako papayag na basta na lamang kalimutan ang mga ginawa nila sa akin. Hindi, Nay. Kami ni David ang bahala sa kanila. Sa atin sila nagkasala kaya akong maniningil sa kanila. Tugon ko habang nagkukuyom ang aking mga kamao at nagtatagis ang aking mga bagang sa sobrang galit na aking nararamdaman. Hinding-hindi ko mapapalagpas ang ginawa nila sa inyo. Muntikan na kayong mawala sa akin ang dahil lamang sa lumaban ako. Tingnan ko ngayon kung anong kaya nilang gawin laban sa kaya kong gawin. Galit kong turan sa aking ina na ikinatuwa naman ni David. Tama si Russell, tita. Hindi biro ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga walang kwentang tao na yun. Hindi na dapat maranasan ng mga yun sa loob ng eskwelahan na pag-aari pa ninyo. Ani naman ni David sa pag-uusap namin. Narinig ko na lamang ang pagbuntong hininga ng aking ina na tila ba hindi niya nagustuhan ang aming sinambit. Ngunit hindi na magbabago ang aking isip. Magbabayad ang dapat magbayad. Buntong hininga na lamang ni nanay ang narinig namin at malungkot na ngiti lamang ang isinagot niya sa amin. Patawarin mo ko, nanay. Pero hindi ko basta na lamang mapapalagpas ang ginawa nilang kawalang hiyaan sa akin at sa'yo. Kaya pagbabayaran nilang lahat ng kawalang hiyaan nila sa atin. Russell, anak, naayos ko ng mga papers sa school mo. Sa DJH University ka gagraduate since doon ka nagsimula. Simula first year college hanggang fourth year college. Gusto kong sa eskwelahan natin ikaw magtatapos.
Sambit naman ang aking ama na mas ikinatuwa ko. Ayos yan, pinsan. Mas okay na doon ka magtatapos upang masimula na natin ang unang hakbang ng ating paghihigante. Masayang ani naman ni David na ikinatuwa ko din. Magpapadala ako ng mga tauhan, anak. At huwag kang mag-alala dahil nakadistansya lamang sila upang hindi ka kapansin-pansin. Sambit pang muli ng aking ama na tinanguan ko naman. Kahit naman kasi tanggihan ko ito, ay siya pa rin naman ang masusunod, kaya hindi ko na lamang ito kinontra pa. Tinanguan ko na lamang ang aking ama at nagpasalamat na rin ako. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari, ang makapagtapos sa eskwelahan na kung saan ay nakaranas ako ng hindi magandang pangyayari mula sa mga katulad kong estudyante. Salamat po, tatay. Pagpapasalamat ko dito at hindi na nawala ang ngiti sa aking labi. Are you sure you don't want us to come with you? It's your graduation, son, and we'd love to be there with you. Malungkot na ani naman ang aking ama. I know, Dad, pero may mga bagay po kasi akong gustong gawin at ayoko sanang may makaalam muna kung sino talaga ako. Tugon ka naman sa aking ama na alam kong nauunawaan niyang mga sinasabi ko. Ngumiti naman ang aking ama, kaya mahigpit na yakap ang iginawad ko dito. Masaya ako dahil buo na ang pamilya namin. Kay sarap pala na magkaroon ng isang ama na laging umaalalay sa'yo. Lumapit ang aking ina't nakiyakap na rin sa amin. At tuluyan na nga nalaglagan luha ng aking ama. Napakahabang panahon ng lumipas na hindi ko man lamang nakita kung paano lumaki ang ating anak. Napakalaki ng pagkukulang ko. Dumanas kayo ng hirap dahil sa kapabayaan ko. Malungkot na tura ng aking ama na mabilis namang sinalungat ng aking ina. Hindi yan totoo, mahal ko. Hindi mo kami pinabayaan. Trahedyang nagpahiwalay sa atin ang mahabang panahon. Sinubok tayo ng tadhana. At tadhana din ang sumuko kaya ibinalik ka sa amin. Dahil naging matatag tayo. At wala tayong ibang minahal kung hindi ang isa't isa lamang. Mahabang litanya ng aking ina. Bumitaw ako sa pagkakayakap nila dahil mukhang ako pa yata ang sagabal sa kanilang dalawa. At pagkatapos ay ngumiti ako sa mga ito at nagpaalam muna dahil may lakad pa kami ni David. Aalis muna kami ni David, Nay, Tay, at baka lalo lamang tayo magkaiyakan dito. Natatawa kong ani na ikinatawa din ni David. Mabilis na namin silang iniwan at pagkarating namin sa malawak na garahe ay sumakay na lamang ako sa sports car na dala ni David para maiwasan na namin ang magkarerahan sa kalsada dahil masyado na nag-aalala sa akin ng aking ina. Nakasakay na ako sa pribadong eroplano ng aming pamilya pabalik sa Pilipinas at may ilang bodyguards akong kasama dito. Pagdating ko ng Pilipinas ay may mga bodyguards din na kinausap ang aking lolo na magbabantay sa akin. Ilang sandali na lamang ay lilipad ng eroplano patungong Pilipinas, kaya nakakaramdam ako kahit papaano ng pagkasabik na makabalik sa aking lupang sinilangan. Good morning, sir. Please fasten your seatbelt. Nakangiting ani ng magandang stewardess ng aming pamilya habang nakatitig ito sa aking mukha. Agad kong sinunod ang kanyang sinabi at hindi nga nagtagal ay naramdaman ko ng pag-angat ng eroplanong aming sinasakyan. Ipinikit ko ang aking mata upang itulog na lamang ang mahabang biyahe. Ngunit hindi ako makatulog dahil kung ano-anong pumapasok sa aking isipan. Kinuha ko ang aking telepono at sinubukan na lamang maglaro ng kahit na anong games. Ngunit mabilis din akong nawala ng gana. Kaya nagbasa na lamang ako ng libro at hindi ko na namalayan na nakatulugan ko na palang pagbabasa. Mahihinang tapik sa aking balikat ang gumising sa napakasarap kong pagkakatulog. Boss, nandito na po tayo. Sambit ng isa sa bodyguard na tumatapik-tapik sa aking balikat kaya napatingin ako sa bintana at nagulat ako na makitang nakalapag na nga pala ang eroplanong aming sinasakyan. Napasarap pala ang aking pagkakatulog. Bulong ko habang nagiinat pa ako na ikinatawa naman ng aking mga bodyguards. Mukha nga, boss, ang lakas nga ng pagkakahilik mo kanina. Nakangiting tura naman ang aking bodyguard na ikinatawa ko naman. Ganun yata talaga kapag pagod ka. Hindi mo namamalayan na naghihilik ka na. Ayaw nyo ba nun? May musika pala kayo kanina. Para kayong pinaghehele. Ani ko habang natatawa-tawa ako at nagtawanan din naman sila. Paglabas ko ng airport ay agad akong sinundo ng family driver namin at nagpahatid ako sa aming barong-barong na ikinagulat naman nito. Sigurado po ba kayo, sir? Tura ng driver sa akin habang hindi inaalis ang mga mata niya sa akin. Opo, Manong. Dito na lang po ako.
at pwede na rin po kayong bumalik sa mansyon upang makapagpahinga pa kayo. Tatawagan ko na lamang po kayo kapag kailangan ko kayo. Turan ko sa kanya at lumabas na ako ng sasakyan. Sige po sir, tugon niya bago ko na isarang pintuan ng sasakyan at pagkatapos ay nagsimula na akong maglakad patungo sa dati naming tinitirahan ng aking ina. Ras, ang tagal mo namang nawala. Saan ka ba galing? At nasa ng nanay mo? Tanong ni Aling Betty na may tindahan sa katapat ng aming barong-barong. Nasa malayong kamag-anak po si nanay at nagtitinda ng mga gulay. Baka doon na po siya manirahan dahil mas magaan ang buhay sa probinsya. Pagsisinungaling ko na pinaniwalaan naman ni Aling Betty. Ah, kaya pala matagal-tagal ko na kayong hindi nakikita dahil may pinagkakaabalahan na pala ang iyong ina. Sila ba yung mga sumundo sa inyo nung umalis kayo? Naku, pasensya na iho at ang dami kong tanong. Ikamusta mo na lang ako sa iyong ina. At mabuti naman at kahit papaano'y may napaglilibangan na ang kaibigan ko. Wika pang muli ni Aling Betty. Sige po, sasabihin ko. Papasok na po muna ako sa loob at maglilinis pa ho ako ng bahay. Wika ko at pumasok na ako sa loob ng aming lumang bahay. Buti na lamang at nakapagpalit ako ng lumang damit sa loob ng sasakyan kanina habang binabaybay namin ang papunta dito sa squatter area na tinutuluyan namin ang aking ina noon. Baka mas lalo pa silang magtaka kapag nakita nila ang aking kasuotan. Pagkapasok ko'y naupo agad ako sa supanayari sa kawayan nang biglang tumunog ang aking telepono. Hello, pinsan! Wika ni David sa kabilang linya. Paalis na ako dito. I will see you soon. Dagdag niya pang ani na ikinagulat ko dahil ang alam ko ay sa makalawa pang dating niya dito. Akala ko ba bukas pa ng gabi ang alis mo at sa makalawang dating mo dito? Nagtataka kong ani sa kanya. Natapos agad ang meeting ko kaya inasikaso ko na agad ang pagpunta ng Pilipinas. Sambit niya at kahit hindi ko nakikita ang mukha niya ay alam kong malaki ang pagkakangisi niya. Batid kong malaki ang galit niya sa mga taong nang api sa akin. Kaya gustong gusto na talaga niyang sumunod agad dito at tulungan ako sa aking paghihigante. Okay, I will see you soon. Nakangiti kong ani at pagkatapos ay pinatay ko na rin ang aking telepono at nagtungo ako sa aking silid upang ilagay ang aking mga gamit. Lumabas ako ng barong-barong nang mapansin kong mga lalaking nagkalat sa labas at pasimpleng may mga ginagawa or kinakausap. Ang ilan naman ay tila kumuha pa ng isang mauupahang barong-barong. Malapit lamang dito na ikinailing ko na lamang. Talagang hindi papayag ang aking ama na walang magbabantay sa akin. Kaya hinahayaan ko na lamang siya sa kanyang kagustuhan. Bumalik ako sa loob ng bahay at nagsimulang gumawa sa kusina. May bigas pa naman at delata na nandito kaya sisimulan ko na ang pagluluto dahil nakakaramdam na ako ng gutom. Mga katok sa pintuan ang pumukaw sa akin kaya agad akong tumungo sa pintuan upang buksan ito. Kahit hindi ko naman alam kung sinong taong kumakatok. Ras, saan ka ba nang galing? Ang tagal mo naman nawala. Wika ni Berna na may lungkot sa kanyang mga mata. Si Berna ay anak ni Aling Betty na may lihim na pagtingin sa akin. Well, kung tutuusin ay hindi naman talaga siya lihim pa. Dahil batid ng lahat sa lugar namin na may malaking pagkakagusto sa akin si Berna. Anong ginagawa mo dito? Ani ko sa kanya habang kunot na kunot ang aking noo. Grabe naman ang pagbati mo sa akin. Parang gusto mo na akong ipagtabuyan. Nakanguso niyang turan sa akin. Busy ako. Nagluluto pa ako ng pananghalian ko. Umuwi ka na sa inyo at okay lang kami ni nanay. Inis kong ani sa kanya. Ayokong maging mabait sa kanya at isipin na may pagtingin ako sa kanya. Parang bunsong kapatid lamang ang turing ko sa kanya at ayokong lumagpas pa doon. Dahil may iba nang nilalaman ang aking puso.